sa piging ng ating Panginoon, tayo'y lagi nakikipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig ng makamtan. Buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan, buhay na walang hanggan. Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na makamtan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalo ba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang? Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ng iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinapangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan sa at ang ipinag-aalangan naming ihilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galaksya. Nahihibang na ba kayong mga taga-Galaksya? Sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag na ipinahahayag sa inyo ang pagkamatay ni Hesukristo sa krus. Ito lamang ang ibig kong malaman sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan o dahil sa inyong pakikinig at paniniwala sa mabuting balita tungkol kay Kristo? Napakahangal ninyo. Nagsimula kayo sa Espiritu at ngayon nagwawakas sa laman. Wala na bang halaga ang naging karanasan ninyo? Marahil naman ay mayroon. Bakit ba ipinagkakaloob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Bakit ba siya gumagawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa kautusan? O dahil sa inyong paniniwala sa mabuting balita? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang masakapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel.
na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin, habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Kami yung pangaralan upang matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ipalagay natin na ang isa sa inyo nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala ako maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo na nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na ang kami ng mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang inihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap at ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayo mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Maganda ang dugtong po ng Ebanghelyo natin kahapon sa Ebanghelyo ho ngayon. Kahapon po ay ang Ebanghelyo natin tinuruan po ni Jesus ang kanyang mga alagad na manalangin dahil nakiusap yung mga alagad niya, Panginoon, turuan niyo po kaming manalangin. At ginawa nila ito dahil nakita nila si Jesus na nanalangin. Nakita nila si Jesus na nagdadasal. Kaya nagtanong sila, turuan niyo po kami ng ginagawa ninyo. Turuan niyo po kaming magdasal. Turuan niyo kaming manalangin. Pero minsan aminin din natin na sa buhay panalangin natin, pag may hinihingi tayo sa Diyos, gusto natin instant. Pag may dinasal tayo,
gusto natin, sagutin agad ng Panginoon. At pag hindi niya sinagot, ayan na, nagtatampo na tayo kay Lord. Nang gusto natin, isang dasal, sagot agad. At minsan, aminin natin, nasanay tayo na ganun eh. Nasanay na tayo na everything can come in an instant. Pag may tinext ka, hindi nag-reply in 5 minutes, tatawagan mo. May kaibigan ka, chinat mo, hindi pa niya nasisin, mamaya-maya, magchat-chat ka na naman. Ano na? Uy, sumagot ka. Kahit yung ganong pagiging impatient natin sa araw-araw na buhay, kasi sinasanay tayo na everything can come in an instant. Kahit sa buhay panalangin natin, nagiging ganon na rin tayo. Aminin natin. Diba? Minsan nagiging ganon na rin tayo na we want God to answer us in an instant. Isang dasal, gusto mo, Lord, isang punta ko ng Quiapo, tanggal na problema ko. Isang punta ko ng Quiapo, Lord, sagot na ang problema ko. Okay na. Pero we know at alam natin na ang Diyos hindi ganyan gumalaw sa buhay natin. Dahil sa panahon, sa mga panahon na nasanay tayo na everything is in an instant, God always teaches us to be patient and to wait. To be patient and not to stop. Kadalasan sa atin, kapag na, pag di natin nakukuha, pag wala pa rin, umaayaw na tayo, sumusuko na tayo. Pero ang ebanghelyo natin ngayon, pinapaalalahanan din tayo na sa buhay panalangin natin, kapag wala pa, kapag hindi pa, magpatuloy sa pananalangin. Magpatuloy sa paghihingi. Dahil ang tao na lumalapit sa Diyos na may pagpapakumbaba, ang taong lumalapit sa Diyos na ang Diyos ay inaasahan at laging sinasabing, handa ako maghintay, Panginoon, sa kaganapan ng iyong mga pangako at paggabay sa akin. Yun ang taong pinagpapala ng Diyos. Dahil handang maghintay sa kaganapan ng pangako ng Diyos sa buhay niya. Naalala ko ho, no? Nung ako ho ay nagutom, nasa isang mall ho ako at kakain ho ako. At iniisip ko, dito na lang sa fast food para mabilis. Para kakain na agad. Para isang sabi ko, bigay agad. Pero nung umorder ako, sinabi sa akin ng kahera, "Sir, willing to wait? 10 minutes pa po yung o-orderin nyo. Willing to wait po kayo." Isa sabi ko, "Sige, maghihintay na lang ako. Basta 10 minutes ha." Kumakalam na sikmura ako. Minsan ganun din ang Diyos sa atin. Pag nagdadasal tayo, sinasabi din niya sa atin, "Are you willing to wait?" Hindi yung nag-aantay ka lang, nakaupo ka lang. Hindi yung ganong paghihintay. Pero yung paghihintay mo, kasama din yung pagpupursiging pananalangin at pagkakatok mo. Handang maghintay, handang magpursige, hanggang sa ang pangako ng Diyos ay maging ganap at ang totoo. Na yung mga sana natin, yung mga pangarap natin, masabi natin sa Diyos sa wakas. Sa wakas, eto na. Sa wakas, naganap na. Ito po ay bunga na matinding panalangin,
walang pagsukong panalangin, walang humpay na panalangin. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, nangako si Kristo sa atin, humingi at kayo'y bibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit na may kapanatagan at pananalig. Ang ating itugon, mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Bilang simbahan, naway italaga natin ang ating mga sarili sa tunay at malalim na buhay pananalangin. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga taong labis na abala, naway matutong maging bahagi ng kanilang mga gawain ang pananalangin. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Tayo naway patuloy na manalangin kahit na gaano kabigat ang ating kasiraan ng loob dahil sa mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga may sakit, naway magkaisa sa kanilang pananalangin at sakripisyo sa mga pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga tapat na yumao, naway muling mabuhay kay Kristo. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Mga pangyarihan Diyos, higit pa sa mga imahinasyon ng inyong kabutihang loob at sa mga pamamaraang hindi namin maunawaan, pakinggan mo nawa ang panalang itinataas namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at inaking ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, di makaya na maipagkaloob. Mamahaling hiyas, hinigintong nilukob ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, naway gamit. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hiniling. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid, ito pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ng iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Subayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa kanya nagbumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inasa, ang aking at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Paniniling di ko pa nanaligan, puso'y di higit sa yaman, kundi isang Diyos na makapangyarihan na aking lakas at takbuhan.
sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahali, pagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka na. Inipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinuluhalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin.